Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw na ito, kami ay magbababal bakwa, balbakwa. Paa ng manok. Ayan ang paa ng baka. Gasan muna natin. Gasan ng maigi. Guys, tapos yung garlic hihiwain lang natin ng kalahati, tapos ilagay natin dyan yan, tapos eto simpleng-simple lang yan. Yan ang ating balbakwa. So ngayon, lalagyan natin ng tubig. Tapos, yung apoy natin, yung ano lang sa slow cook lang natin siya ng mga 5 oras. So 5 oras 'yan para lambot na lambot. Tapos isa sa sikreto natin na ilalagay is yung lagyan natin ng 2 beef cubes para pagkumulo na siya, tapos mahahalo na yung beef cubes. Maano na siya sa paa ng baka. Maabsorb na ng daman. Absorb na siya. So, okay guys. After 5 hours, papakita namin kung ano yung resulta. Okay. 5 hours later. Hi guys! Ito na ang finished product ng ating balbakwa. After 5 hours na pagpapalambot ng baka, ayan na siya. Wow! Nawala na yung bone marrow. Yummy! Sobrang lambot. Ayan. Ayan o. Wow! Balbakwa in the house. We're gonna have... Woo! Napakasarap na balbakwa. By the way guys, our dinner. By the way guys, nilagyan ko to ng beef shank para may laman naman, hindi lang puro paa ng baka. Mm-hmm. So ngayon, nilagyan ko ng beef shank yung laman, eto. So para naman yung mga ano, yung mga kids makakakain naman ito, kasi syempre
eh yung mga ano lang, ang mga adults lang mahilig sa paa ng ano eh, paa ng baka. Eh paano naman ano yung pa ba mga inad mong mga ano diyan, pampalasa? Yun na yun, pinakuluan ko lang siya, pinaano ko lang siya ng sa loob ng 5 oras. Pinakulaan mo lang, pinakulaan, walang, wala nang ano din, may nilagyan ka pa ba ng salt? Oo, nilagyan ko siya ng salt konti, kasi yung ano natin, yung beef cubes natin, malasang malasa na yun. So, yan. Ayan na. So, beef cubes lang pala ang sikreto nito. Tapos na, yun lang. Painitin na, palambutin ng bonggang-bongga. And then, tapos na. Tapos, lagyan naman natin ng, ano, para maganda-ganda naman tingnan. Alright. So, kain na na.